Hello, what's up? It's GenMac TV. Sa chapter na ito ay ating tatalakayin ang chapter 305 dahil masasaksihan natin ang 3 minutong laban kinilang Res at Zenon upang makapag-charge up si Yuno at makagawa ng napakamanghang spirit creation magic na kayang wakasan ang buhay ni Zenon. At malalaman din natin ang paghahambing ni Langres sa kanyang sarili kay Yuno. Ang lahat ng yan ay ating pag-uusapan sa chapter na ito, mga Lods. Kaya huwag mo sanang kalimutang mag-like at mag-comment sa video na ito. At sana, mga Lods, tulungan nyo ako na makaabot at least 1,000 likes for this video. At paki-follow and like sa iba pang social media account natin. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated kapag meron tayong bagong video. Dahil magsisimula na tayo, mga Lods. So bago tayo magsimula ay konting recap muna tayo sa huling chapter. So natalo na nga si Magikila at nawala na ang lahat ng curse magic sa paligid, pati na ang cursed warding magic sa katawan ni Lola Pechka. Subalit si Nagaja, Captain Reel at Captain Charlotte ay nawalan ng malay dahil sa sobrang pinsala ng kanilang natamo sa pakikipaglaban kay Magikila. At pagka-drain ng kanilang magic power, dahilan kung bakit nawalan sila ng malay. Buti na lang ay dumating si Vice Captain Nak at dinala si Mimosa upang i-heal up ang tatlo. At nasaksihan din natin sa huling chapter ang pagtapat ni Gaja sa kanyang tunay na nararamdaman para kay Lolo Pechka. Matapos pagalingin ni Mimosa na ikinagulat ng lahat habang si Gaja ay parang walang nangyari. Pagkatapos ay lumipat yung scene kung saan naganap ang laban ng Yuno at Langris laban dito kay Zenon. Sinabi ni Yuno kay Langris na bigyan siya ng 3 minuto upang makapag-charge up at wawakasan niya ang buhay ni Zenon. Kaya kung hindi mo pa napanood ang chapter na ito ay ilalagay ko yung link sa description. Pati na rin yung kadugtong sa huling episode ng anime, which is ang episode 171. Kaya nagsimula ang chapter na ito kung saan sinabi ni Yuno kay Langres na bigyan siya ng 3 minuto upang makapag-charge up ng mana. Pagkatapos ay tatapusin niya ang buhay ni Zenon sa susunod niyang atake. Kaya pinagpapawisan si Langres habang iniisip ang kanilang sitwasyon na mayroon silang inihandang special attack na kayang tumalo kay Zenon at kailangan nila ng konting oras upang makapag-charge up si Yuno ng kanyang mana kahit 3 minuto lamang dahil hindi niya kayang magawang mag-fire up ng mana habang nasa defense possession. Kaya kailangan ni Langris na gumawa ng distraction at protektahan si Yuno. Kaso nga lang ang tanong kung kaya ba ni Langris na makipagsabayan ni Zenon. Dahil napakalayo ng kanilang agwat kung skills ang pag-uusapan. Dahil kayang makapag-land ng attacks si Langris sa tulong ni Yuno. Subalit sa pagkakataon na ito ay siya lamang mag-isa at kailangan pa niyang protektahan si Yuno. Kaya napaisip ang dalawa na hindi naman imposible na i-distract ng konting oras si Zenon. Subalit kinakailangan talaga ito gawin ni Langris. Kaya sinabi ni Yuno na si Langris ang pinakamalakas na mage na may special magic sa buong Clover Kingdom. So malamang makikita ngayon ni Langres ang kanyang tunay na potensyal dahil ang kalaban niya ay katulad niya na isang special magic user. Kaya wag daw ipakita ni Langres na kaya siyang ibasura ni Zenon. Na para bang gusto ni Yuno na lumakas ang loob ni Langres. Samantalang si Langres ay napangiti na lamang at sinabing matagal na niyang alam ang bagay na yan. At alam niya kung ano ang kaya niyang gawin at hindi kayang gawin. Habang si Zenon ay nagsimula ng umatake kay Langres, sinabi ni Langres kapag nasa loob ka ng special magic mana domination ni Zenon ay karamihan hindi na capable makapag-unleash ng magic. Ang nag-iisang paraan upang tapatan ang mana domination ni Zenon ang mage na may equivalent amount of mana na katulad ni Zenon at ang mage na minamahal ng mana na katulad ni Yuno. At syempre ang kanyang sarili na master ang mana zone, special magic, na makikitang ipinasok ni Langres ang kanyang sarili sa sarili niyang special magic upang hindi maapektuhan sa magic spell ni Zenon. Dito nga ay sinubukan ni Zenon na atakihin si Langres kahit nasa loob ito ng kanyang special magic. Subalit nagkapino-pino at hindi makapasok sa loob ng special magic ni Langres ang bone magic ni Zenon.
Kaya laking gulat ni Zenon na nakagawa ng sariling territory si Langres sa loob ng kanyang absolute space, spatial magic, mana domination. Si Yuno ay tuwang-tuwa nang nakita niyang nakagawa ng paraan si Langres kung paano i-counter ang magic spell ni Zenon. Habang si Langres ay sinabing simula pa noon ay si Yuno ang nagbibigay sa kanya ng pagkakairita mula nang pumasok ito as a Magic Knights ng Golden Dawn Squad. Dahil wala itong pangundangan at mapangahas na pag-uugali, subalit mayroon naman itong mataas na antas kung magic skills ang pag-uusapan. Kaya palagi niya itong kinasusuklaman dahil pareho sila ng pag-uugali. Naaalala ni Langres noong sinabi ni Yuno sa kanya na gusto niyang maging captain ng Golden Dawn Squad, na parabang nainsulto siya dahil siya ang vice captain ng Golden Dawn Squad. Hindi niya inakala na may makakalampas pa sa kanya. Habang iniisip ni Langres ang nakaraan nilang dalawa ni Yuno, ay seryoso itong nakikipaglaban kay Zenon, na makikitang kahit konting bakas ng bone magic ni Zenon ay hindi makapasok sa spatial magic ni Langres. Sinabi ni Zenon na hanggang sa huli ng labanang ito ay hindi kaya ni Langres na atakihin siya dahil walang kahit anong magic spell na kaya siyang talunin. Habang si Langres ay napaisip ito kung gaano kalakas si Zenon dahil ang mana nito ay wala sa kanyang liga as a strongest mage ng Clover Kingdom na may spatial magic. Kaya sinabi niya kay Yuno na bilisin niyang makapag-charge up. Sagot naman ni Yuno na tinatarbaho na niya ito ng maayos. Kaya naaalala ulit ni Langres ang kanyang nakaraan as a Magic Knights ng Golden Dawn Squad. Sinabi niya na walang pwedeng tumalo sa kanyang spatial magic as long as nandiyan siya as a vice captain. Ang Golden Dawn Squad ang pinakamalakas sa lahat. Subalit ang lakas ni Yuno ay kakaiba dahil parang nag-uujok si Yuno sa kanila gamit ang kanyang wind magic na parabang gusto niyang pasakayin silang lahat sa paglipad ni Yuno. Ang lakas ni Yuno ay hindi makasarili dahil sa paraan nito na ayaw magpapatalo at nagbibigay ito ng inspirasyon sa lahat at nagiging malakas. Dagdag pa ni Langres na nakakayamot daw aminin, subalit si Yuno ang karapat-dapat na maging vice captain ng Golden Dawn Squad. Dito nga ay unti-unting nakalapit si Langres sa harapan ni Zenon. Sinabi ni Zenon na sa pagharap ni Langres sa napaka-overwhelming na pangyarihan ay hindi ang emosyon o katatagan ang mangingibabaw sa lahat dahil ang lahat ng yan ay ang patunay na siya ang mas malakas kaysa kina Yuno at Langres. Na parabang sinabi niya na wala siyang emosyon kaya mas malakas siya kaysa sa dalawa na makikitang nakapasok na ang bone magic ni Zenon sa spatial magic ni Langres. Habang si Langres ay tinatamaan ng bone magic ni Zenon ay iniinda lang niya ito na parang wala lang at napangiti pa nga ito at sinabing baka hindi lang niya masabi na ang nagpapalakas sa kanya ay ang kanyang emosyon at katatagan sa pakikipaglaban. Na makikitang tumalon si Langres papunta kay Zenon at handa na ito para sa mapinsalang atake. Habang tinatamaan si Langres ng bone magic ni Zenon na parabang wala lang sa kanya ang atakeng ginawa ni Zenon. At kahit sumusuka pa ito ng dugo. Habang sinabi ni Langres na sila ay nabibilang sa pinakamalakas na brigade sa Clover Kingdom, which is ang Golden Dawn Squad. Habang si Langres ay nakalapit na talaga sa harapan ni Zenon upang atakihin ito. Samantalang si Yuno ay biglang nagsalita at sinabing, sabi ko na nga ba, hindi magpapatalo si Langres sa kahit anong laban, kahit gaano pa kalakas ang kaharap nito ngayon. At heto na nga mga lords, handa na ang 3 minutong charge up na pinaghahandaan ni Yuno upang makagawa ng napakamanghang spirit creation magic na kayang tumapos sa buhay ng isang devil host at tinawag nga itong wind spirit creation magic, Spirit of Urus. Na makikitang isang hindi pangkaraniwang bow ang ginawa ni Yuno na Malamea full item ang datingan ni Yuno mga lords upang wakasan ang buhay ni Zenon. At dito lang nagtatapos ang ating kwento sa chapter na ito mga lords. Kaya huwag mo sanang kalimutang mag-like at mag-comment sa video na ito. At sana mga lords tulungan niyo ako na makaabot at least 1,000 likes for this video. At paki-follow and like sa iba pang social media account natin. At yun lang mga lords, salamat. It's time to shout out mga lords.